Naghahanap ka ba ng bahay na located lamang dito sa General Trias, Cavite? Parang imus na rin po kasi pagkalabas mo dyan, highway na po yan, malapit na sa district. Single attached na, complete ang pagkaka-turnover, kaya perfect na perfect para sa iyong pamilya. I-check nyo na po ito. Nandito po tayo ngayon sa Pasong Camacho 2, General Trias, Cavite. And for today's house tour po, i-check po natin ang isa po pong project ni Masahito, si Lanelo Heights. At i-feature po natin ang kanilang model unit na si Chelsea. Yan po yung nakikita nyo po sa likod ko. Pero pabago po natin yung tignan. First, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell. Para whenever na mag-upload po kami ng panibagong mga YouTube house tours, mag-updated po kayo dito at kayo po yung mga unang makakita. Kami rin po ay nasa Facebook at TikTok. So please click like and follow para maging updated po kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Home's House Tour. Si Lanelo Heights po again ay located po sa Pasong Camacho 2, General Trias, Cavite. As you can see po, ito po ay paglabas natin dyan yung open canal na yan. And pag tinuloy-tuloy nyo po yan, Aguinaldo Highway District or malalapit na po talaga yung mga establishments na kailangan natin sa pang-araw-araw dito po sa project po na ito. Yan, makikita nyo po dyan, ganito rin po kalaki ang ating community. And at the same time po, kumpleto po ang ating amenities dyan. For today's house tour po, ipi-feature po natin ang kanilang model unit na si Chelsea. Si Chelsea po ay complete ang pagkaka-turnover kaya less na lang po ang iyong mga pagagawa. Pag ito po ay tinurnover sa inyo, halos lilipatan nyo na lang po. Pero meron po tayo ditong typical lot area po na 66 square meter at floor area na 49 square meter naman po yan. So in case po na may mga plano po kayo na iparenovate, lagyan po ng extension ng inyong bahay, napakaganda po kasi meron naman po tayong 66 square meter dyan na pwede nating i-improve. At the same time po, meron po tayo dyan 2 bedroom, 1 toilet and bath, may living area, may dining area, may kitchen area po tayo, may service area po tayo. At the same time po, meron po tayong parking space. So, ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang unit. Again, tayo po dito ay single attached na complete po ang pagkaka-turnover. So, kung ano po yung makikita natin ngayon sa house tour po natin ito, ganun na po ang pagkaka-turnover sa atin. So, dahil tayo po ay 66 square meter, yung ating unit po ay hanggang dito po, yung ating perimeter line. At meron po talaga tayong space na malaki po dito sa harapan. So, if ever po na gusto nyo po yung pa-extendan, lagyan po ng renovation or mas pagandahin pa po yung inyo at i-maximize po ang inyong space, pwedeng-pwede po yan. So as you can see po, dito po pwede kayong maglagay ng landscape pa. Idea lang naman po ito, so pwede nyo po itong gayaan. Pero ang ating turnover po dyan ay soil po yan. So ito po, ito na yung ating parking. Sa turnover po natin, sementado na po yan. Dito rin po located yung ating septic tank. Sa pagkakadesign po ng ating bahay, napaka-modern na po ng pagkakadesign again. And may touches po siya ng brown, medyo brownish na yellow, and then dirty white. Maaliwalis lang po siya sa mata. So ngayon, bago po natin pasukin yung loob, ikutan lang po natin dito ng kaunti. Ito po yung ating space na pwede pang gamitin at lagyan ng mga idea na gusto natin gawin. So dito meron pa tayo dito. Dito po kasi natin pwedeng ilagay yung ating dirty kitchen or yung service area po natin. So dito tayo pwede maglagay po ng washing machine natin. So malaki pa po ito. Ang ating model unit ay located po sa perimeter line. So ito po yung nangyari sa kanyang likod. So in case man po sa mga unit po kasi natin, magkatalikuran po yan. Anyway, so ito po yung ating palibot po ng unit. And dahil tayo po ay single attached, makikita nyo rin po na halos lahat po ng part po ng ating bahay ay meron na po yung bintana. Yan po talaga ang kagandahan pag single attached.
Maaliwalas pa yung pagpasok ng hangin at saka ng liwanag. Tara, pasokin pa natin loob. So ayan, pagkapasok po natin, ito na po ang pagkaka-turnover ng pinto, hardwood na po yan. And at the same time po, bubungad po sa atin yung sinasabi ko po sa inyo na turnover natin na complete. As you can see po, nakatiles po ang sahig. Fully painted po ang mga ceiling, yung mga walls po natin ganyan na ganyan. At kapansin-pansin din po yung mga bintana natin na malalaki po siya. Sliding window na po yung aluminum kaya hindi po siya madaling masira. So ayan, makikita po natin ito po yung space natin para sa living area. And as you can see po, dahil tayo ay 49 square meter, marami pa rin po tayong magagawa sa ating spaces. So dito po, dito natin pwedeng ilagay ang ating living area. Dito po yung dining area natin. So if ever po kasi, sa inyo po kasi yung space na to sa likod, kung gusto nyo po yung ipa-extend, gusto nyo pong tibigin to para mas lumaki po yung space natin dito sa lugar na ito, pwedeng-pwede naman po yan. Anyway, dito po located yung ating access para sa service area. Tinignan na po natin ito kanina. So, pakita lang natin ng kaunti. So, yan na po yung expect natin. Dito naman po, sa katabi ng ating service area, dito po yung kitchen natin. Dito po sa kitchen natin, ito po yung countertop po natin. Ito na po yung pagkaka-turnover niya. Meron na tayong stainless na sink. Kasama na po yung faucet. May mga cabinet po tayo dito sa ilalim. Kasama na po yung sa turnover. At meron po tayong saksakan dito para sa ating kitchen appliances. Katabi po ng ating kitchen is yung ating toilet and bath. So as you can see po dito sa ating toilet and bath, complete na rin po ang pagkaka-turnover. Kompleto rin po ang fixtures po natin. As you can see, may kasama po yung shower sa turnover, may toilet at saka may lavatory. May ventilation din po tayo dyan. Mamaya makita nyo po yan. PVC plastic door na rin po ang ating pinto, kaya kahit mababasa po siya, hindi siya madaling masira. So, ito po nakita natin yung ground floor na Chelsea model unit natin. Akitin po natin ng taas. Pero bago po tayo umakyat, as you can see po dito, ito na po ang pagkaka-turnover ng ating hagdanan. Meron na po tayong mga vinil dyan at naglagay po sila ng goma para po hindi tayo mabdulas kapag akit tayo ng hagdan. Ito na rin po ang ating mga handle sa hagdanan. Nakabakal na po ito at may wooden po tayo dito. So tara! Kapansin-pansin din po yung ating space sa pag-akit ng hagdan na hindi po siya makipot. Tamang-tama lang po siya. So, pag-akit po natin ng second floor, mayroon po tayong maliit na receiving area po dito. At the same time po, nakabinil na po tayo dyan sa turnover. May malaki po tayong bintana dito sa side na to para mayroon po tayong natural light. At sliding window na rin po siya na aluminum. So, dito po, bubungan sa atin yung first bedroom po nila. And as you can see po, okay na okay din po ang ating space dito. Kung mapansin nyo po, fully painted din ang mga walls, may malaki tayong bintana. At pati po yung ceiling po natin. So, dito po, yan po talagang magandahan kapag tayo po ay nakakuha ng single attachment. Marami tayong bintana sa ating bahay. So, ito po yung first bedroom po natin. Dito po sa kabila yung ating second bedroom. Ito naman po yung ating space for the second bedroom. Again, complete pa rin po ang pagkaka-turnover natin. May vinyl, fully painted ang walls at ceiling, at meron po tayong malaking bintana pa rin po dito sa side na to. Ayan. So ngayon, dito po sa ating model unit na si Chelsea, meron din po tayong balcony. Bago po natin puntahan yan, meron po tayong space pa dito, pwede natin paglagyan ng damita natin o yung dressing cabinet. So dito po sa side na to, ito po ang ating balcony. Ang ganda po talaga ng mga unit na merong balcony. Sarap po ng simoy ng hangin. So, pwede po kayo maglagay ng coffee table dito, ng upuan. Pwedeng-pwede na po yan. So, dito po sa ating balcony, mapapansin po natin din, makikita natin kung gaano kalaki yung ating lupa. So, ayan po, yung mga pwede nyong i-imagine na pwede nyong gawin sa inyong unit, pwedeng-pwede po yan dito. Ngayon po, nakita po natin yung actual turnover po natin kay Chelsea Model Unit. Pag-usapan po natin ang presyo. Tara! So magkano nga ba ang presyo ng ating model unit na si Chelsea dito po sa Lanelo Heights? Sa mga unit po natin na meron pong typical lot area na 66 square meter at floor area na 49 square meter. Again, ito po ay available po through bank. And mostly po ng mga unit po natin dito ay RFO units na yan. So madali na po itong lipatan. At the same time, complete po ang lahat ng unit natin dito sa pagkaka-turnover. So ang ating total contract price po ay start sa 3,712,500 pesos. Meron po tayong 18 months sa ating down payment at ito po ay magiging 29,826 pesos. Ang magiging monthly amortization naman po natin kay bank ay 26,394 pesos at meron po itong required income lamang na 87,983 pesos. Sa ating reservation fee po, 20,000 lamang po. So,
In case po na hindi kayo pasok sa required income po natin, pwede naman po ang co-borrower dito. And pag-usapan po natin yan sa inyong mga inquiries. So, kung gusto nyo pong magpa-tripping po sa amin dito po sa project po natin ito, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. Nandyan din po yung aming Facebook page. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng single attached, complete ang turnover, affordable, located lamang dito sa General Trias, Cavite, at sobrang lapit na sa Imus, napaka-perfect nito para sa iyong family, lalo na kung gusto mo talaga na malapit lang sa lahat, i-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please, like, share, and subscribe na rin po para maging updated po kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay at kagaya po nito. Again, maraming salamat po sa panonood at magandang araw. Oh, 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 oh,